Eh, Banti! Banti! Sige pa, sige! Yata, ate. Sige! Hop! Hop! Oh, sir! 10 lang, sir. 10 lang, 10. Anong 10? 10 ID? SSS? Pag-ibig? Hindi, sir. Ibig ko sabihin, 10 na piraso na piso-piso ba? Piso-piso? Iwa ang piso ko? Tindol! Alam mo, kayong mga Bisaya, ba't di ka na kayo bumalik sa bundok? Di kayo babagay dito sa Maynila eh. Grabe naman kayo magsalita. Sir, eh, naghahanap buhay lang ako, sir. Eh, pati nga niyang pinita mo. Eto, sir, oh. Kalamin na yan. Sir! Akin na yan! Pangkain ko yan, sir eh! Gusto mo tin? Oh. Tin! Pangkain ko yan, sir! Pangkain ko yan, sir! Gusto mo pakainin kitang chinelas? Wala na akong pambili pagkain mamaya. Sir, kinuha niyo yung pera ko. Eh, pinaghirapan ko yan. Oh, ano? So, pagkain? Ito, pagkain, oh. Teka lang, sir. Ano ba ginagawa niyo sa tao? Nakita niyo naman, di ba? Bisaya ka rin? Bagay nga talaga ang magsama, no? Ba't nila kayo bumalik sa bundok? Bakit, sir, may problema ka ba sa Bisaya? Meron. Kayong mga Bisaya, mga hampas lupa, ba, sir? Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Dahan-dahan daw? Kayong mga Bisaya, mga hampas lupa. Isa pa? Para na. Please ka lang, sir. Please lang, sir. O, sir, pagpasensya mo na yung dalawa. Ganun talaga pag dito tayo sa Manila. Ganun yung trato nila sa atin. Ya nga, sir, eh. Di na bago sa akin yan, sir, kasi pag may mga taong ganun talaga, sir, lalo na pag nalaman nila taga-bundok tayo galing. Yan nga si problema eh. Alam mo, sir, kaya yung pinunta ko dito sa Manila eh, nakikipagsapalaran ako kasi tapos na ako sa budget saka kailangan ng pamilya ko na suporta eh. Eh, paano, sir? May lalakar rin pa ako. Napaka-importanting bagay sa akin. Ganun ba, sir? Iyahan mo, sir. Balang araw, kakaroon ka rin ng magandang buhay. Dahil sa kabaitan mong yan. Number sir, siya. Thank you, sir, ha. Salamat din po. Pare, laki naman itong company na apply natin, ha. Kaya nga, pare. Pero, pasok na pasok ako dito. Pero, hayaan mo, pag di ka nakapasok, nilibre na lang kita kahit saan mo gusto. Grabe ka naman, pare. Magkaibigan tayo, siyempre pati ako, papasok din. Ewan ko lang, kasi minsan yung talino mo nasa talampakan. Nasa talampakan nga, madiskarte naman ako, tsaka madali ako matuto. Sa bagay, may point ka eh. Kapag naman na mag-interview. Kaya nga eh. Nga pala mga pare, dito ba yung interview? Interview? Di ba ito yung Bisaya rin? Nakala mo si Victor? Victor Magtanggol? Alam mo, boy, sa ganitong kumpanya, hindi ka matatanggap, eh mukawala ka ng pinag-aralan eh. Sa isa pa, ano ba alam mo sa trabaho ng kumpanya? Lalo na pagdating sa opisina. Eh, di ba taga-bundok ka? Ang alam mo ito, magbungkal ng lupa eh. Magtanim ng palay. Magtabas ng damo. Alam ko, laman ng utak nito. Puro kamote. Karami naman kayo magsalita, sir. Wala naman akong ginagawa sa inyo masama. Naghanap ng tao ng trabaho, ginaganyan nyo na. Ah, sumasagot? Mayabang din. Sa interview kaya, may bubuga ka? Uy, mayong buntag ka ninyo mga sir, ka mga gwapo ba ni uy? Bisaya ka na, day! Ay, pasensya na sir ha. Ganito talaga ako kapag nakakita ng mga gwapong mga tao. Gwapo? Kaya naman pala, hindi na ako magtataka. Kung malaking kumpanya, pero ang baba ng standard. Sige sir, nasan na yung mga requirements niyo? Ay, ito nga pala, requirements ko. Bisaya ka rin pala. Ay, oo sir. Bisaya ka, ay, oy. Mga Bisaya nga naman talaga, oh. Nagkakaintindihan lang kayo, eh. Pares ba kayo ng bundok? Tsaka, paano ka nakapasok sa kumpanyang to? Eh, di ba, hanggang bundok ka lang? Eh malamang sir, naningkamot ba, nagtsaga, ganun. O, nasan yung mga requirements nyo? Pasan nyo na.
requirements, di namin na kailangan ng requirements. Ayaw namin ng binibit-bit, mabigat yun. Nasa email na, pakicheck na lang. Sir, hindi mo ba alam ang kaibahan ng hard copy at soft copy? Yung hard copy ito, nahahawakan sir yung photocopy. Yung soft copy sir, yung sinisend nyo. Eh basta, dami mong sinasabi. Mag-interview ka ba? Hoy, Bisakol, bilisan mo na nga mag-interview. Tagal-tagal mo eh. Hoy, kayong dalawa, tumigil na kayo. Nakita nyo naman walang ginagawa yung tao. Ginaganyan nyo na. Ano ba kayo? Dami mong sinasabi, hindi ka naman matatanggap dito. Oh sige, ganito na lang. Mga hambugero man kayo, mga hanginon man kayong dalawa. O sige, interviewin ko kayong dalawa ha. Tara! Tara na! Tara na! Pasok agad kami dito. Ay, medyo nahirapan ako sa interview. Paano ba naman? Bisaya kasi yung nag-interview. Tapos yung katabi pa natin, Bisaya rin. Nakakagigil eh. Alam mo, kita mo naman. Diba? Kahit mahirap yung interview, nagawa pa rin natin. Ganun kasi tayo, may pinag-aralan. Di naman katulad natin yung katabi natin dyan, na mukhang walang pinag-aralan at maliit yung utak. Hoy, ikaw, Bisaya, huwag ka nang mangarap. Ballpen na patbil lang hawakan mo, paper maka lang. Sa tingin mo, makapagtrabaho ka dito. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Sa bundok, maghalungkat ka na lang ng lupa doon. Pero kung papasa ka, sigurado ako, janitor lang yung bagsak mo. Ay, isa pa pala, tawag ka na dun oh, ng kapwa mo Bisaya. Sige po. Alam mo pare, ang init talaga ng dugo ko sa mga Bisaya. Alam mo pag nagsasalita, parang robot, yung nagkakalansing sa tenga. Kaya nga pare, sobrang nakakagigil, tapos yung nag-interview sa atin, Bisaya rin eh. Mga Bisaya nga naman talaga, no? Ba't ba kaya sila bumaba dito sa Manila, no? Ano, Bisaya? Tapos na interview mo? Kailan daw kayo mag-aararo? Malapit na ano yan, ha? Mga sir, proceed na lang kayo dun sa meeting room natin kasi doon yung nahihintayin yung may-ari at siya na yung magdidesisyon kung sino yung tatanggap niya sa posisyon na pinag-applyan niyo. Sige ma'am, Bisaya. Tara na. Maupo muna kayo. Sir, sila na po yung mga na-interview kanina. Thank you, Ms. Eden. Nga pala. Actually, nakita ko na yung result ng exam nyo at saka na interview nyo. So, lahat naman kayo pumasa. Magaling, no? Natutuwa ako kasi yung mga nag-a-apply dito ay talagang qualified para sa position na ina-applyan nyo. Nga pala, hintayin ko lang yung anak ko. Kasi, syempre, kailangan ko ng opinion niya para sa company nito. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sabi ko sa iyo, eh. Tanggap tayo, eh. Yung mala, natanggap to. Oh! Wala! Saan ka ba naghahalagi? Alam mo namang may meeting tayo at saka may mga bago tayong empleyado. Ba't kung ano nung ginagawa mo? Tsaka bakit ganyan yung suit mo? Eh, pasensya ka na pa. Eh, nandun pa kasi ako sa labas kanina eh. Naggagawa ako ng content eh. Alam mo naman diba, vlogger ako. Ah, anyways. Ito nga pala yung mga bagong hire natin. Okay, ng mga empleyado. So... Sir, teka lang po. Anak niyo po to? Oo, si Jay ay nag-iisa kong anak at magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko. Bakit? May problema ba? Teka lang pa! Ba't nandito yung dalawang yan pa eh? Yan nga yung nang light-light sa akin kanina eh. Tsaka pa, eto. Eto pro Weba oh. Yan. Yan yung content na ginawa ko kanina. Nilight-light nila ako pa kasi taga-probinsyano daw ako tsaka Bisaya. Ayan, sinipa pa nga ako dyan pa oh. Alam nyo, sayang yung mga talino nyo. Okay kung gagamitin nyo lang yan sa walang kwentang bagay. Hindi kami tumatanggap dito ng matalino lang. Mas importante sa amin yung may pagrespeto sa tao. Ngayon, total, si Jay naman ang magiging tagapagmana ko at siya yung mamamahala nitong company. Si Jay ang magdidesisyon kung sino matatanggap sa inyo. Tsaka pa,
andito din pala yung isa kong kaibigan, oh. Eh, yan yung tumulong sa akin kanina pa, eh. Ganun ba? Siya yung nagtanggol sa akin kanina. Kung ganun pa, ako pala yung magde-decision kung sino yung kukunin natin dito sa kumpanya. Ngayon, may napili na ako. Evicted na yung dalawa pa. At ito yung kukunin natin. Talaga, sir? Oo. Sir, maraming salamat po. Kasi alam mo pa, hindi lang sa may itsura yan, tsaka may mabuti pa yung puso pa. Kaya deserve niyang dito magtrabaho sa kumpanya natin. Sige. Again, congratulations, Sir Francis. And Miss Eden, itong dalawa, makakalis na sa kumpanya at ayoko nang makikita yan dito. Tara, wala na dyan pa papapala dito. Panganak, ikaw nang bahala ah. So, ikaw nang bahala magturo din kay Sir Francis kung anong gagawin. Oo pa, ako nang bahala.